So guys, it's me Percy J and today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-book ng ticket sa Cebu Pacific. So again, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung gusto niyo malaman yon, click that bell button para pa-update kayo lagi sa aking mga susunod na mga palabas. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got you feel both love. You get to fly with me. So guys, ano natin gagawin? Punta tayo sa yung Google, Chrome, or ano pa man yung gamit ninyo. Type nyo po ang cebupacificair.com or isusulat ko din sa description below yung link na ito para hindi kayo mahirapan magkopya. So para madali kayo at may isang way din is pwede nyong i-install yung apps doon sa Google Play Store. And again, mag-sign up kayo, gagawa kayo ng iyong account para po makapag-login kayo dito sa ating Cebu Pacific booking out online. So again, select po kayo ng trip, may round trip, one way and multiple multi-city. Then pili kayo kung saang airport kayo naroon and kung saang destination yung iyong pupuntahan. So since dito tayo sa Pilipinas, pindutin natin yung Philippines at kung saan kayo nagmula, then same with the destination kung saan. So again, huwag kalimutan pindutin yung Philippines and kung saan nyo gustong pumunta. So again, nandito yung saan tayo galing and kung saan tayo pupunta. And also guys, please double check the departure and the return. So again, pindutin nyo lang po yung calendar na yan para ma-double check lahat ng mga detalye. So huwag kalimutan pindutin yung calendar para ma-double check yung ating flight. No? Mahirap na magkamali. So again, pindutin nyo po kung ano yung date, na exact date na gusto natin. So double check again all the details. Pag nakahanap na kayo, select dates, pindutin nyo po yan. And syempre, yung ilan yung guests, pwede kayong mag-add kung ilan yung adult, kung ilan yung children, kung ilan yung infant na under 2 years old or infant on seat. No, depende sa inyo. Pag okay na, is click nyo lang yung done. Pag once maklik yung done, is search yung flight. Then dito naman, isahanap tayo ng kung anong oras yung gusto ninyong flight. So scroll down nyo lang po, marami po yan sa baba. Same with the returning, kung kailan kayo babalik. No, scroll down nyo po and makita natin dito yung mga iba pang option na gusto nating flight. So again, pag nakapili na kayo ng mga flight na gusto ninyo, i-click nyo lang po yan at may mga price po yan. Again, nandito po yung your departing flight, yung summary na po ito. Dito is dito makikita natin kung ano yung pinili natin. So again, may double check again. Again, double check lahat ng mga date and time. So pag okay na, click nyo yung continue. And dito naman is kung pangalan ng lilipad or yung sasakay. No? May dalawang option, may Mr. and Mrs. So, Miss, so since babae tayo, so click natin yung Miss and yung pangalan. Again, complete details guys. Also, the date of birth. Fill up nyo lang po yan. Then yung nationality. Then dito naman yung contact information. Dito po mag-send ng resibo or dito po yung details ng magbabayad. So, fill up nyo lang po lahat. Then also the mobile number. And again, pag okay na, is enter nyo lang po din yung email niyo para sa resibo. Then click yung I confirm. And pwede nyo basahin. And again, pagtapos na, is click nyo yung continue. And dito naman is the travel insurance. No? Kung gusto nyo may insurance kayo or may nararamdamin kayong kaiba, pwede kayo mag-add-on. So may add-on po sa payment natin. Kung hindi naman, pindutin nyo lang po yung 3 dots sa taas. Then i-remove natin kung hindi natin kailangan. Pag okay na, is click natin yung yes, I'd like to remove the add-on. So pagkatapos nyan, is click lang natin yung continue sa baba. Then proceed anyway. No, kung wala na kayong add-on, no?
So, pagkatapos niyan is proceed anyway. Then, ito po yung booking summary. Ayan, makikita niyo po dito sa baba lahat ng mga detalye na in-enter natin kanina or nilagay natin kanina. Ayan, double check again. Pag okay na is, i-click nyo po ang box na ito by clicking continue and confirm. Ayan, pwede yung basahin and click continue and proceed to payment. Pagkatapos nyan, is ito po yung payment method. Travel fund. Ito po yung magkalaman ito kung may na-refund or may naribo kayo dating mga travel. So, may credit card or may debit card din na option. But, may e-wallet din. And dito po ako belong. May PayMaya. And also, may GrabPay. Then, may PayPal. And also, yung convenience is GCash. No? So, since GCash po yung ginagamit ko, is click nyo lang po itong GCash. Pagkatapos nyan is i-click nyo po yung box na ito. Pwede nyo basahin, I fully understand, and click submit. Once maklik na submit, is enter nyo po yung GCash mobile number. Then, click natin itong next. Pagkatapos ng next, is magte-text po siya ng 6-digit code on sa ating mobile number. And enter nyo po dito and click natin itong next. Pagkatapos ng next, is syempre, enter nyo po ang iyong 4-digit code doon sa iyong GCash, then click the next, then pay the payment na babayaran natin, then proceed. Once ma-proceed na, is babalik tayo doon sa outlet ng Cebu Pacific, and ito po yung reference number natin. Importante po yon kasi need po yon ng magbabiyahe, and kailangan po yon sa pag-check-in. So, ayan, confirm na po yung ating flight. Pag okay na sa inyo, view na po yung itinerary, and makikita natin dito yung flight details natin. Nandyan po yung kailan tayo lilipad at saka kailan tayo babalik. Na depende pa rin po sa choice ninyo kung ano yung choice natin doon sa flight natin. And again, my guest details din. Nandito yung mga pangalan ng magbiyahe. And again, yung payment details nandito din. So, ilan yung binabayaran at anong payment method. So, ganun lang guys. So, magte-text din po si Cebu Pacific doon sa ating email na in-enter kanina na ito po yung resibo at saka yung confirm na po yung ating transaction. So, again guys, that's all for today's video. Hope nakatulong ito. Kung may mga katanungan kayo about dito sa ating booking online, pwede kayo mag-comment sa akin sa baba para po matulungan ko po kayo. So, thank you so much everyone for being always there. God bless!